Aabot sa 300 pamilya ang nasunugan ngayong araw sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Tatlo ang sugatan. Nasa frontline ng balita niya, Simon Gualden. Kitang-kita sa video na ito ang pagsabog mula sa ikalawang palapag ng nasusunog na bahay sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City kaninang tanghali. Grabe ang draga, guys. Sa tindi ng sunog, halos wala nang natira sa mga magkakadikit na bahay na ito. Ang mga residente, wala nang magawa kundi panoorin ang kanilang ari-arian na matupok ng apoy. Abot na, ubos siya rin dito. Tignan, ano? Ayaw mo na yan. Ang iba, nakibit-bit na rin ng mga timbang may tubig para tumulong sa mga bombero. Ang bilis. Sa lakas ng apoy, iniakyat sa Task Force Alpha ang sunog. Ibig sabihin nito, 23 fire truck ang kinailangang rumesponde sa lugar. Walang pwenta na. Sinubukan pa ng mga residente na isalba ang iba nilang gamit, pero halos wala nang mapakinabangan sa mga nakuha nila. Si Rogelio, na isa sa mga nasunugan, electric fan, tangke ng LPG at ilang damit lamang ang naisalba mula sa natupok na bahay. Malakas yung apoy doon, tapos pagdating ko sa bahay, lahat ng mga gamit ko pinaghahagis ko na lang sa bintana. Kasi kung ano lang pong nadadampot ko, hinahagis ko na lang. Aminado naman ang mga bombero na nahirapan silang apulahin ng sunog. May kasikipan din po yung area at i-consider din po natin yung panahon na mainit na may kasamang malakas na paghangin, kaya lumaki yung ating sunog. Nagpapalala dyan ay yung content ng bahay, kung ano yung nasa loob ng bahay. Dahil kumbaga, kung ito ang pinagmulan, kung ito ay talagang light combustible material na dalang mabilis masunog. Tatlong residente naman ang nasugatan sa paa at kamay. Wala namang nasawi mula sa sunog. Aabot sa 300 pamilya ang walang tirahan ngayon matapos ang sunog. Kasalukuyan silang nasa evacuation center. Pasado alauna na ng hapon nang magdeklara ng far out. Inaalam pa ang mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.